Good day mga ka-idol! Nalalapit na nga ang PBA annual draft na kung saan gaganapin nga sa July. Isang buwang mahigit na lang ay naghahanap na ng mga panibagong kupunan ng kanilang mga panibagong superstar in the making. At isa na nga sa mga posibleng magpa-draft sa paparating na PBA annual draft ay ang anak ni Benji Paras na si Kobe Paras. Ito yung nakakabatang kapatid ni Andre Paras. Si Kobe Paras ay merong height na 6'6", 26 years old. At sa height nitong 6'6", isa itong high flyer at the same time shot blocker na posibleng makatulong sa isang kupunan na gusto niyang paglaruan or gusto siyang makuha. At ang kanyang average noong naglalaro ito sa Japan noong 2021 hanggang 2022 sa Niigata Albirex, sa debut game nga niya ay 25 points, 4 rebounds at 2 steal ang kanyang nakuha sa debut game na yon sa Japan. Kaya naman, agad-agad pagkatapos nito ng kanyang stint sa Niigata ay lumipat ito ng one season sa Altari Chiba. At pagkatapos noong 2023, ang kanyang kontrata ay hindi na nakita pang naglaro si Kobe Paras. At wala nang kupunan or liga na kumuha sa kanya. Kaya naman marami ang nagsasabi, magpapadeklara na nga si Kobe Paras ng pangalan sa paparating na PBA annual draft. At isa sa mga posibleng kumuha sa kanya na kupunan ay ang Magnolia Pambansang Manok Templados na papabalitang nangangailangan ng big man na katulad ni Kobe Paras. Sa talento na meron si Kobe Paras ay malaki ang maitutulong neto sa Magnolia Pambansang Manok Templados, kaya aabangan natin ito. Samantala, isa pang balita, ayon nga sa isang report, dahil nga merong injury ang karamihan sa big man ngayon ng tropang Giga, inaasahan na merong balasahan na magaganap sa Magnolia, rather sa tropang Giga, dahil si Poy Eram, Brandon Ganuelas Roser ay hindi 100%, at syempre kasama din dito si Kelly Williams. Inaasahan sa pagdating sa mga susunod or sa susunod na konferensya ay malaki ang posibilidad na pakakawalan na nga ng tropang Giga si Poy Eram. Ilang konferensya nang hindi naglalaro si Poy Eram dahil sa kanyang iniindang injury. Dahil sa kanyang injury ay nahihirapan ngayon ang tropang Giga na mag-adjust sa big man rotation. Kinakailangan pa nila kumuha ng may edad na big man para makatulong sa kanilang lineup. Ang nakuha naman nila na player or big man na si Brandon Canuelas Roser, hindi pa nga nakaka-one conference sa kanila, nagkaroon na rin ng injury. At take note ha, hindi lang itong basta-basta injury, dahil ACL injury ito. Ibig sabihin nito ay isang taon mahigit ang ilalagi at ipapahinga ni Brandon Canuelas Roser. Kaya naman, ayon sa report ay kinakausap na daw ng tropang Giga management ang Magnolia Pambansang Manok Templados, involving nga si Poy Eram para kunin ang serbisyo ni James Lapot sa Magnolia. Matatandaan, nakuha nga ng Magnolia Pambansang Manok Templados si James Lapot via trade sa Terra Firma Jeep. At noong PBE on tour, umangat talaga ang kanyang performance, dahilan para tumaas din ang kumpiyansa ni James Lapot. Pero si James Lapot mukhang hindi babagay sa sistema ni Coach Gito Victulero, na kung saan ay pabilisan nga ang kinakailangan. Dahil nga isa itong big man, kinakailangan maging handa palagi si James Lapot pagdating sa takbuhan, dahil ang karamihan sa ginagamit nga ni Magnolia Coach Chito Victulero ay ang kanilang mga gwardya na mabibilis, kaya naman na pang-iiwanan talaga si James Lapot. Kaya naman, dahil sa kanyang ipinakitang kamalasan, marami ang nagka-interest na kunin si James Lapot. Isa na nga dito ang tropang Giga. Kinakailangan ngayon ng tropang Giga at ni Coach Chat Reyes ng malaalipit na galawan. Kinakailangan nila ang suporta ni
o susuporta kay Kelly Williams dahil hindi kakayanin ni Kelly Williams nang siya lang mag-isa at kinakailangan ng Magnolia Rally ng Tropang Giga ang serbisyo ni James Lapot. Kaya naman inaalok daw ng Tropang Giga si Poy Eram papunta sa Magnolia Pambansang Manok Templados kapalit si James Lapot. Ang tanong, gaano ba kalakas pa si James Lapot, rather si Poy Eram, para tanggapin ang nasabing trade negotiation na nagaganap nga ngayon? Kung sakasakaling man magmaging 100% si Poy Eram, ay malaki ang maitutulong neto sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Remember, two-way player po si Poy Eram. Meron siyang outside shooting, merong passing ability, at ang number one niyang asset ay ang kanyang shot blocking ability na wala ngayon sa mga big man ng Magnolia. Kinakailangan ng Magnolia ang serbisyo ni Poy Eram para maiangat muli ang kanilang kuponan na naghihingalo ngayon. Sa tulong at experience na meron si Poy Eram ay malaki ang maitutulong neto sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Kaya kung matutuloy ang nasabing trade negotiation, bawat kuponan ay makikinabang sa bawat player na kanilang makukuha. Aabangan natin ang mga susunod na update ng nasabing negotiation kung sakasakaling ma-eliminate na ang Tropang Giga kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lansan ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Dennis Lagdaan, Francis Aruta, Ronald Bersubidad. Maraming salamat po. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipalo, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko at TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.